Hello po sa mga viewers. Good morning, good afternoon, good evening po sa lahat. Gusto ko lang po i-share ngayon sa inyo ang isa sa mga nararamdaman ng mga kababaihan ngayon, which is yung polycystic ovary syndrome. At hindi lang ibang babae, ako talaga po mismo ay nakaramdam ng polycystic ovary syndrome. Pero syempre, bago tayo magpatuloy, intro muna tayo! This year po talaga, very common na po talaga sa mga kababaihan yung tinatawag na polycystic ovary syndrome o yung PCOS. Dahil nga yun sa mga lifestyle natin, unhealthy lifestyle, kaya tayo nagkaka-PCOS. At pinaka-worst pa talaga na mangyari kapag may PCOS ka, yung pinaka-masaklap is yung infertility. Yung sabi kong mabuntis, ang hirap po talaga mabuntis ng PCOS. So ngayon, si-share ko sa inyo ang isa sa mga symptoms na para maging aware din tayo. Kasi ako, sa tagal ko nang nag-suffer ng PCOS, unti-unti ko na pong na-overcome yung ibang mga symptoms. Pero yung isa lang talaga, hindi ko pa na-overcome, which is yung infertility. Pero I'm working on it na. At sana, may matutunan kayo na ito sa video ito. Pero disclaimer lang ha, hindi po ako gynecologist, hindi pa ako doktor. Isa pa akong patient na PCOS. Lahat po ng mga information na itinuturo sa akin ay galing po yun sa aking mga OB, na mga galing na OB po sila. Nag-a-advise sa akin kung paano ko labanan ang PCOS. At gusto ko di-share sa inyo para may matutunan din po kayo. Ano nga ba ang polycystic ovary syndrome or yung PCOS? Base po sa sinabi sa akin ng doktor, ang PCOS po ay isang abnormalities, or yung ovaries po natin ay nagpo-produce po siya ng mga abnormal amount of androgen, yung mga male hormones po. At yung polycystic ovaries naman, yun yung tinatawag na numerous cyst na tumutubo dun sa ovaries natin na nilaman ng mga fluid sacs, at dun siya tumutubo sa ating ovary mismo. So ipinakita po sa akin ng akong OB ang difference ng normal ovary, yung left and right, tsaka yung abnormal ovaries na may mga polycystic. At yung polycystic ovaries po is marami siyang cyst na nakakabit doon. So abnormal po yun. Marami po nagtatanong kung ano ba talaga ang dahilan, bakit po nagkaka-PCOS. Pero base po sa research ng ating mga experts, wala pa po talagang masyadong exact po talaga na dahilan kung ano ang sanhi ng PCOS. Sinabing ito ay mana-mana, yung tinatawag natin na genetics, pero wala pa talagang exact na information talaga bakit tayo nagkaka-PCOS. Ang sabi po ng doktor, posibleng maapektuhan po yung mga bata, yung mga teenagers, yung mga mag-menopausal na. So nasa ang edad po ay nasa 15 to 44. Yun po ang karamihang nagsasuffer ng PCOS. Pero karamihan po sa mga, sabi ng doktor, karamihan daw po sa mga may mga PCOS ay sila yung mga may matataas ang blood sugar, matataas ang cholesterol, yung mga excess ang weight. Pero marami din pong may PCOS na hindi excess ang weight. Tulad ko, o ako, ang payat-payat ko nga po eh. Ang kilo ko po ay nasa 44 lang, payat po ako. Sobrang ganit, hindi masyadong malaki. Pero may PCOS ako, so wala talaga pinipili si PCOS, mapayat ka man or mataba. Pero karamihan po talaga is yung matataba. Kasi nga matataas yung cholesterol nila, matataas yung sugar. So, ano nga ba ang mga symptoms ng may PCOS? Or ano ba yung mga nararamdaman ko na may PCOS? So, gusto ko i-share sa inyo ang ilan sa mga nararamdaman ko na mga symptoms ng PCOS. So, ito yung mga symptoms. Ang una is yung regular menstruation. So, nakaranas po ako ng regular menstruation. Ang pangalawa is yung abnormal po ang spotting. Minsan po sa isang buwan, bigla-bigla na lang spotting ka. Pangatlo, isa na infertility talaga. Number one po talaga. Kasi nga, nahirapan akong manganak. Ilang years na hindi pa rin ako nagkakanak. Ilang beses na po ako nakunan. So, isa na rin po yan sa signs na may PCOS ka, yung madali kang nakunan. Tapos, yung tinatawag na hirsutism, yung ang daming buhok na tumutubo sa'yo, yung unusual buhok, minsan dito, tapos minsan dito, o. Oh. Minsan sa legs, o, diba? Parang sobrang balbon ka, unusual na pagka-balbon. Nakaranas din po ako ng acne. Sobrang, ano po ng acne ko dati. Ito, pero ngayon, overcome po na po. Ito, kitang-kita naman po talaga sa ano sa camera. Yan ay ano po ng acne. Kapag naliligo pa ako, kapag nalagyan ko ng sabon ng aking mukha, namumula po yung mga scars dito gawa ng acne sa PCOS. Pero mabuti na lang ngayon, medyo na-overcome ko na. At dahil sa sinusunod po yung mga payo ng doktor. So ito nga yung mga scars na lang po natira sa aking acne. Tapos naranasan ko din po na nagka-hair fall ako. Alam niyo ba, ang buhok ko sobrang kapal na ito. Pero sobrang kapal din po na hair fall. At buti na lang ngayon, medyo okay na. Ito o, lalo dito, buwawas dito ng mga buhok ko kapag may PCOS. Kasi hindi lang nalalaglag yung mga buhok ko. Asensya na po pala ha. Medyo atalatan tayo kasi na Bisaya tayo eh. Hindi tayo marunong. Hindi tayo expert pang Tagalog. Pero tinatry ko pa rin po, na mag-Tagalog para po maintindihan ng ating mga viewers na sa mga kababaihang nagsasuffer ng PCOS.
At eto pa, dahil nga irregular menstruation kayo, kapag nag-PCOS ka, irregular menstruation, so kapag nagpa-ultrasound ka, isa sa mga symptoms doon is yung mga cystic ovaries. So yun na nga yung sinasabi ko kanina na maraming tumutubo na cyst na bilog-bilog doon sa inyong ovary, ma-left man o ma-right. So yan po ang mga symptoms ng, isa sa mga major symptoms ng PCOS. Pero hindi lang yan, sa susunod na video, magdadagdag pa ako. Ang sabi po sa akin ng OB, kapag po irregular ang ating menstruation, kumakapal po ang lining ng ating matres. Kaya po tayo nagkakaroon ng endometrial cancer dito sa ating matres. Kaya kapag hindi ito magamot, lalo tayong mahihirapan mabuntis kasi nga hindi tayo makakapag-release ng itlog. Kaya kapag hindi ito magamot, posible po na hindi tayo magkakaroon ng itlog o hindi tayo mag-release ng itlog. At lalong, walang ovulation na mangyayari. Kasi tayo mga babae sa isang buwan, mag-release sana tayo ng isang egg kung normal lang. Kaso, kapag regular ka, hindi mangyayari ang ganyan. Walang ovulation na mangyayari or bihira lang. Kaya kailangan po talaga yung gamutin. Kapag abnormal po talaga ang menstruation natin, posibleng tayo ay mabuntis. Pero nga, ang problema is, karoon tayo ng premature birth, miscarriage, yun yung nangyari sa akin. Aww. So tayo pong may mga PCOS is prone po tayo dun sa type 2 diabetes na tinatawag at yung high cholesterol. Kaya kailangan natin makontrol yan. Isa po sa nakatulong sa akin na na-regular po ang aking means at nabaswasan po yung aking acne is binigyan po ako ng doktor ng contraceptive pills within 3 months po. So yung contraceptive pills po nakatulong po na ma-regulate po ang ating means. Ang binigay po sa akin ng OB ko dati is binigyan po niya ako ng Althea kasi yung Althea po parang hindi siya masyadong, mild lang siya. Kasi trinay ko naman po yung Dayan. Kaso lang, yung Dayan, hindi ako hiyang noon. Nahihilo ako, nasusuka ako. So, kung ano yung contraceptive pills na binigay sa inyo ng doktor mo, sundin mo lang. Tapos kung may nararamdaman ka na hindi mo bet yung ano last at effect niya, kausapin mo na lang yung OB mo, sabihin mo na kung pwedeng palitan na lang. At dagdag po sa mga tips na ginawa ko para ma-overcome ko is strict po talaga tayo sa diet. So iwasan po natin yung matatamis talaga ng mga pagkain. Yung pinaka kontra po talaga ng PCOS is yung matatamis at saka yung mga oily foods. At saka nag-e-exercise din po ako araw-araw. O kahit every other day para mabawasan yung weight natin. At hindi lang yung pag-e-exercise nakakabawas ng weight. Nakaka-normal din po yun ng male hormones natin kasi nga tayong mga may PCOS is excess po yung androgen natin o yung male hormones. So, hindi ko lang muna masyadong pabain. Sa susunod na video, paabangan yung ibang mga diet tips para ma-overcome po natin ang PCOS. Sana po makatulong sa inyo. For more tips po para ma-overcome natin ang PCOS, please don't forget to follow and subscribe. Thank you!